clutch. Ano ba 'to? Hindi kailangan ng clutch. Okay, STI tayo. Subukan natin, ano? Yaman talaga ni Papi Kevin, ano? Grabe. Soft lang. Bago na naman kotse. Pagkatapos niya magsawa doon sa Evo niya, kumuha na ang Subaru. Hawkeye. Tapos naging ito. Oh, after May. Ano ba to? Ano bang tawag dito? Ito, 2013 STI GVF yung coach nila. GVF. Okay. Ang sabi nila sa akin, ito daw yung pinaka-comfortable. Para sa akin, totoo nga talaga. Oh, nasubukan mo na yung Hawkeye. Sobrang tagtag, kasing tagtag nung Evo. Diyos ko, pucha. Maalog taba ako dun eh. Eh, baka nakamodify yung suspension nun. Kahit stock daw eh. Ah, ganun. Oh, I mean, nag-stock yun, tapos pinalitan nung coilovers. Wala, itagtag siya. Natatagtagan ka sa Evo, mahinang nilalang ka. Stock naman yun ah. Ay. Hindi, naka-ano na yun. Bilstein, oo. Oh, bait naman yung na suspension nun ah. Nasira yung Bilstein na stock eh. Yeah. So, binentahan tayo ni Tito Mitz ng suspension na matagtag. Ng coilovers. Anyway, in general, mas matagtag naman talaga yung mga Evo sa Subaru, di ba? Alam naman natin yan. Mas okay daw to pan-daily. Tatama ba? Yo, iba pa ginagamit to eh. Patsundo sa kapatid ko. Ah, ganun? Hmm. Mukhang normal na kotse lang. Paano upuan? Ano? Natataas ba to? Yun na hindi ko sure. Adjustable. Napo-forward. Manual naman siya. Napo-forward. Sa gilid yata yung hangar. Tapos ito, 6-speed oh. 6-speed. Ayan, yan yung knob galing pa rin doon sa pula. Siyempre, niya ating bibenta. Binontax mo yung... Oo! Bakit? Asan yung knob na ito? Original. Nakasama ito. Tingin? Original yan? Ah. So, yung sticker oh. Parang yan yung sticker. Ba't di mo idikit yung sticker? Meron. Sobra yan. Pwedeng hindi mawawalan. Mawawalan yan. Kilala kita. Hindi ka mawawalan yan. Pareho lang eh. Mas maganda to. STI important. Not. Kasi eto. Ayan, dito nagsimula yung sport sharp. Tsaka kami nagtatalo ni Kuya Kevin eh. Na sinasabi niya, yung sport sharp bumibilis daw. Sabi ko, parehas lang. Dito parehas ramdam daw mo eh. Ah, mas ano nga lang, para ka naka-launch control pag twinner. Hindi naman. Naka-tune to. Wala. Pag naka-sport sharp, talagang mas walang nga lang talaga. Talaga ha? Pag naka-I, intelligent lang ako eh. Chill lang tayo dyan. Chill lang eh. Lagay mo nga doon sa I. Naka-yan. Pindot lang? Ah, naka-I yan? Naka-yan ngayon. Pinipindot ba ito o inihigot? Pindot. Pindot yung I. Pag sport sharp, left right. Ayun. Naka-short shifter siya. Short shifter yan. Naka-short shifter na ngayon talaga. Kasi nga, sira na yung mga bushing. Pinalitan mo. Isabayan na natin. Okay, tapos ano pa? Leather sa likod? Leather ba yan? Leather. O Alcantara? Si, halo eh. Kumukha ano sa Evo 9 style. Tama. Kasi medyo... pero ang kapanahonan nito, Evo 10 eh, di ba? 20 ano to ulit? 13. 2013. Okay. Alam ko, 2011 naglumabas sila ng sedan eh. Ano ba, may hatchback na. Parang plasticky pero maganda ang hawak. Sabi nila, pangit daw interior ng mga ganito kotse. Hindi naman eh. Hindi sa alaga. Buti na lang, maalaga yung nakunan natin. Mukha ng Forester na gusto ko. Ganito, di ba? Maalaga yung cost, yung ano, nabilihan mo. Yung nabilihan. Magkano ba to kung pwede sabihin? 1.2. Eh, kung operan ka ng 1.2. Hindi, bilhin na. Wala kang patong? Wala na! Patungo mo! Wala na, okay na! 1.3 po. PM nyo ako. Kay Rolekta dyan. Sige. Pagpili tayo ulit ng ano? Ano na naman? 2018 plus. Ang kadala-dala eh. Okay, game. Testing natin. Pwede? Game! Oh, 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 oh,
tapos lang ng maintenance. Parang ang baba ng pakiramdam, parang ang baba ko sa kotse. Oo, naka-adjust to. Wala. Stuck yung ano, suspension. Wala pa akong binabago sa suspension. O baka sanay lang tayo na parang nakapatong tayo dun sa kotse, di ba? Parang. Eh mo parang ano, matataas ang posisyon. Hindi naman height adjustable yung mga Recaro nun eh. Wala, sa long height. Tsaka ang bait ng exhaust nito. No? Naka aftermarket siya, pero mas tahimik siya. Mas tahimik na sa lang, stock? Hindi naman. Mas tahimik siya doon sa dati nating tambod. So, may putok-putok siya. Parang pag lift off ka, pop-pop-pop, may gumaga ng konti. Ngayon, ano siya, isang pak-pak-pak. Maingay, malalaman natin. Tignan mo yung wing sa, ano, sa rear view, no? Kitang-kita. Dito naman sa harap, eh, parang hood bulge. Ang laki ng hood scoop nila dyan eh. Top mount intercooler pa rin to? Stock set. Ano ka talaga, ano, Subaru guide mo na, tutuklasan mo na o ano ka? Mukhang incline tayo dito sa Subaru eh. Ah, gano'n? Mukhang naging bias tayo sa Subaru. Mabait eh. Sa'yo yung mga Subaru. Oo, sobrang bait. Saka parang mas at home ka dito? Ganun? O, parang, o talagang, wala lang. Baka hinahanap na din natin comfort. Comfort na medyo matagtag. Comfortable nga. Malambot nga eh, pagka tumatagtag may parang kumukusyo na gano'n eh. Oo, baka mga coilover ko, baka bugok. Hindi naman, nang galing mo tayo sa coilover eh. Diyos ko, pag-upo ko dito eh. Ang sarap eh. Ang laki ng ano, yung ano. Ang daming blind. Blind item, ang daming ano. Blind spot. Blind spot, no. Tama, ito ang taba. Tapos sa likod. Ito, yun ano. Kapal nito eh. Tapos sa likod, parang closed man eh. Hindi ko makita yun. Pag lumilikaw minsan, umaangat akong konti. Yan ang segunda. Pinakabigyan ko konti ha. Sharp siya at sisipain ka. Metro pillow. Sport sharp. Sige nga, bigyan mo nga ako ng shorts. Sport sharp. Yan na. Makajot lang eh. Sabi sa'yo parehas lang yan. Makajot lang. Hindi na ako nagsalita eh. Okay naman ah. Hindi ko maano eh. Alam mo yon, alam ko malakas siya. Pero kasi dahil nga stock, yung delivery ng power, hindi yung nang kakabog, di ba? Ito first stock natin eh. Kasi nakatune na yung pula. Hindi mo kaya ito. Hindi ka ba kinakabahan dito? Baka sumabog o masira. Huwag na mag-track day. Super to eh. Okay na lang sa Skyway ano, gaming. Baka midnight coffee, coffee lang. Ano pala tayo, iced coffee sa gabi po. Okay na yun. Okay, trip nito eh. Iced coffee. Madaling araw, magyayabang nasa kopihan siya. Tagahitay oh. Babalik na. Kaya hindi pwede sa kanya yung kotseng sira ng sira. Dahil madaling araw kung saan-saan nagpupunta to na malalayo nagko-copy. Ang konsumo sa gas, syempre, alam naman natin, sigurado ako malakas ang gas to. 6-liter? Ayun, nakukompute naman natin eh. Ah, may metro dito. Ayun, yung per 100 kilometers per liter. Syempre, pagka bumili ka ng kotseng ganito, hindi mo naman habol yung mga ibang bagay, gusto mo birabirahin eh, di ba? Tsaka, sana hindi masira. Hindi ka ba kinakabahan na masira to? Dasal lang! Kasama yon. Ano na pinakamabilis na inabot mo rito? Illegal pa naman. Hindi mo pa nauubos yan. Yan yung speedometer na yan. Hindi pa? Hindi
mahalin mo naman yung sasakyan. Hindi, nilagay nila 260 eh. Oh, gusto pa 260. Tops lang yan. Ah, okay. So maalaga ka dito. Oo naman. Kaka-maintenance lang na isang linggo. O yun, yung konsumo sa gas, ano daw, 6 km per liter, ah, gano'n. Tumitipid ba pagka 5th gear lang? 6 gear, 6 speed to eh, oh. 6 speed, oh. Sa highway, ang usually 2.5 yung RPM sa 5th or 6th gear. Uh-huh. 120, 110. Kasi pag binaba mo ng 80, mas lalo siyang tumataas yung konsumo eh. Dati nakikita ko yun sa pula. Kumbaga may optimum range ng RPM siya para maganda yung consumo eh. Pero yung 2.5, 6 gear, sandaan, 120 sa highway, yun, chill lang siya. Tapos may cruise control din, kaya medyo... Layan, di mo gagamitin yan. Hindi nga, nakakaantok. Gagamitin mo lang to sa Skyway kung gusto mo 60 lang. Ganun. Yun, pwede quit yan. Diba? Mabait tayo eh. Pero pag sa iba... Yan. Ang cruise control yung kanang paa mo lang. Ayun, komportable, malamig aircon, tsaka parang ang bait, nag-accelerate. Mga Subaru talaga, mababait, ano, parang kahit yung tinestig ko dating bago na, yung model 2018. Di, 2018 nga yun, yung 6-spot yung preno. Yun, mahal ba yun? Nasa, bentahan, nasa 1.6. Eto? 1.2. 1.2. 1.1, na di magdadagdag ka na lang. Pag nabait, kaya nga for sale eh. Hindi, oo ko sa'yo, eto na lang. Mas may karakter. Parang, ito na yung paborito ko, Subaru. Sabi mo nga, ito yung favorite mong Corti. Ito ako pinaka nagagwapuhan. Isang pizza daw pwede ipasok dyan. Ah, ganun? Kapag may pizza ka bagong deliver, pagka malamig, pasok mo dyan, iinit na. Isa na sa pinakamalaking butas dyan eh. Ah, ganun? Oo, ng Subaru. Yan. Ito talaga yung kulay Subaru. Yan. Diba? World Rally Blue. Yung World Rally Blue ba nagbabago bawat modelo o isa lang ang shade niyan? Dark yata yung sa bago. Dark. For me ah. Uh-huh. Or baka kumupas na lang siya. Oo, yung STI nagbabago na yung pagka-pink nito eh, di ba? Oh, yung mga nerdo sa history. Yan, alam niyo na yan. Ba't hindi mo i-gold yan? I-gold mo kaya? Oo na. Takla. May gold na version yan. Ako pinturahan. Ay, sa US meron. Ah, okay. Ito, gumagana to. Ay, oo. May singawan yan. May oil cooler dyan? Wala, wala. Ano nandyan? Air duct lang sa dito eh. Air duct? Okay. Para mabilis yung daloy ng singawan din dito. Wala. Ayan ang fake. Yan ang fake. Tapos ito, body color siya talaga. Doon sa 2015, yan yung ano, chrome lang eh, silver. Yun yung last na labas nito, 2015? Oo. Kailan ba unang lumabas yung sedan? 2011 yata siya. Ito 2011 to? Unang yung labas. Unang labas. Pero ito 2013. Ang huling labas niya 2014. Pero yung bading ganito, may hatchback nito eh, di ba? Ah, 2008. 2008, yung hatchback. Yun yung unang, alam ko yun yung kasabay ni Evo 10, nung unang labas. Yun ang magandang entry sa turbo all-wheel drive, di ba? Yung hatchback. May 800 ba nun? Minsan, di ba? Depende. STI na? Pero baka naman... May surprise. ang wing, ang laki. Oh. Parang eksila lang ng trunk eh. Oh. Ay, syempre, ayun. Yeah, pwede mo mawala yan. Mawala yan. Plus 10 horsepower agad yan. Tsaka minus 10 sabog points. STI na to, si 2011. Ay, no, si 2008. Alam ko, inintroduce nila dito yung automatic. Ah, okay. Kaya may automatic na hatch. May automatic na ganito. Pero STI pa rin yun. Hindi WRX yun. STI siya, A-line ang tawag nila. A-line, ganda oh. Oh, eto lapad na. Yan, alam ko favorite ni Papi yan. Oo, yung mga ganito, yung mga ganitong curves. Itong yan, ito yan. Yan. Okay. Ang STI na brakes niyan, Brembo talaga yan, di ba? STI branding lang. STI lang yung pintura, tsaka yung sticker. Pero pasok yung Brembo ng Evo dyan, na mga brake pad, pati yun rotor. Hindi ko sure. Parang ang sabi niya mas malaki daw to. Hindi ah. Ewan ko ah. O baka mukha lang malaki tignan kasi. Sabi niyo lang yun. Yung part number niyan. Parang pareho ka eh. No? Pareho lang. Check niyo sa internet. Hindi ako bumibil ng mga parts niya itong kasi wala ko niyan eh. Oh, ito yung exhaust niya oh. Yan, naka nameless tayo. Nameless. 3 inch? All the way? Oo. Oh.
rumble niya pag nire-rev lang. Yung mga dating Subaru niya, malayo pa lang. Alam ko, nasa labas na ng bahay namin eh. Medyo ano, tahimik lang. Oo, ito, medyo ano ito. Mabait pa. Oo, wala. Ito lang nilagay ko, as usual, yung wapis-wapis natin. No, no issue so far. Sa tatlong buwan mong gamit yan. Eh, oil leak. Pero okay na, nabili ko na yung part. Oil leak lang, yun lang. Wala, yun minor yun. It's part of life. Ano pa? Air filter, naka AEM. Power washable. Aha. Mahal din yung air filter. Oo. Meron naman sa Lazada niyan, 300 lang yung filter na disposable eh. All stock pati oh. Ito, all stock ba yan? Walang coilover sa ata sa loob to eh. Wala, all stock. Oo. Oh. Yung nakapintura yung pintura nga oh. Yung pintura ng factory oh, dahil po pinatamper oh. Pwede yung tagal na niyan, 10 years or more na to. Ah, okay na pala eh. Okay naman eh, di ba? Maintenance wise, ah tama, unang pinagawa, ipap pinaservice yung ano, rack and pinion. May konting leak. Normal lang yun. Aircon, yung compressor. O nga pala, pag nagko-commit ako sa mga magtatanong na ba't daw ang ina ng compressor, ano, napapalagyan mo lang lagi ng ano, compressor oil. After nun, tahimik na. Di nga. O nga. Yung mga iba, hindi nag-change oil yan pag nagpapalit lang ng freon. Sobrang ingay nun nung pagkabili ko neto. Ah, change oil lang. O, tapos punta tayo dito sa shop. Sabi nila, parang kasi nga, pangatlong STI na natin eh. Alam na yung mga konting galaw. Mura lang ba labor niya kasi nandiyan sa taas yung compressor? Madaling sikwatin? Madali, alam mo yun? Mahal din. O, kasi alam ng mekaniko na mayamang ka kasi naka-Subaru ka. Okay. Wait tayo eh. Kakaedad ka na, Kuya Kev. Ha? Nagkakaedad ka na. Stock gaming ka na ngayon eh. Siguro, palitan natin yung rin. Pero OEM na iba. Yung gulong mo ba? Wag na tayo mag-race. Di bagay yung race ko dyan eh. Yung gulong mo, baka luma na yan. Bago yan? Bago ba yan? Tatlong buwan. Ah, tatlong buwan yan? O, yan yung mga unang pinalitan. Gulong. Importante, gulong, ano? Ito, oh, kabitan ng ano, roof rack. O oh, may abang, oh. Tama ba? Alam ko. Ang camping pala to, eh. Yeah. Ang overland, eh. No? Overlanding. Kaya all-wheel drive, eh. Malaki din yung truck, ha? Kasi yung ilang galon ng tubig kasi dyan. Hindi ka na pinag-gigib na tatay mo? Wala dati, laki eh, di ba? Dati, tatlo yata rin eh. Tapos ang lalim eh, nung ginanon mo, parang ang layo pa ng ginulong. Ayun, yung camping chairs natin. Oo, ng pagkablo niya. Pearly, pearly, metallic. Ah, pearly, pearly. Ito. World Rally Blue. Oo. Ay, ng pakpak. Hindi adjustable. Hindi. Ha? Tapos yung, ano pala nito, yung logo, may mga parang checkered-checkered doon sa likod eh, no? Hindi pala solid. Transmission, matibay? Ayon sa internet, yung 6-speed yung matibay dito. Ah, siya lang, talaga 6-speed. Aha. Sa Evo World, yung 6-speed daw yung pinakapangit naman sa pinakapangit. Yung pinakapangit. Ayon nila nung 6-speed ng Evo. Oo. No? Oh. Ayon sa yung matibay naman, di ba? May tumutunog na nga nun, di ba? Ay, na. Ito, Bet, yung 6-speed mo. Alagaan mo. Alagaan mo. Palitan mo na lang ano to, Rabinol. Anong oil niyan? Gawin mo Rabinol. Tito Charles. Tito Charles. Dali mo na sa Auto Plus yan. Yung Auto Plus na natin to. Ang maintenance. Yan. Pag natapos yung oil leak, sayang yung mga Rabinol. Do not remove this sticker. Ano ba yan? Until car owner sees. Oh, nakita mo na. Pwede mo natanggalin. Huwag na. Huwag na yan. Nakita mo na eh. 10 years na nga din. Yun. Gaganda. Stock lang. Oh, yan, i-push mo na. Benta mo. Oh, 1.3 now, starting. Negotiable. Oh, basta tawadan nyo. Kami bago kami ma-vlog. Message nyo to, oo. Oh. Ginawa mong buy and sell to channel ko eh. Enjoy natin lahat. Oo, oh, enjoy lang natin. Tikim lang ng tikim. Habang mahaba ang buhay. Diba? Drive pa natin. Maraming salamat ha. JDM number one.
kinakabahan na sa mga panghuhusga ng mga tao na baka sumabog to? Okay lang. Sinabi na sa akin dati, ito sa pula. Hindi naman sumabog. Hindi naman. Nagkaitim tayo. Wala din naman. Sabi nila, mag-iba yung Evo. Yun yung madalas masira. Nasa talyer, isang buwan. Lagi. Nakakawa, pabuwan-buwan. Minsan, tsambahan din eh, no? Oo. Yun mo, bago makin na nun. Yung pangalawang makin na. Sa 9. After 2 months daw, may nag-leak.